traffic management system, local edition. Subject number 3, legal parking. Dito pag-uusapan natin ang gamit, importansya, at saka yung proseso. Ang gamit itong concept na to na illegal parking ay dito siya magkukonsentrate sa mga barangay areas kung saan dahan-dahan mawawala ang mga sasakyan na walang mga parking area. Pero pansamantala, habang wala pa silang mga parking spaces, ito ay gagawan ng ating barangay ng paraan. At kung saan, dito rin ay magkakaroon ng bayad ang mga ilalagay na parking box sa lahat ng sasakyan dyan. At dadating ang panahon na ang kinagandahan dito sa concept na to ay magiging malinis na ang kanilang mga barangays. Wala nang pwedeng bumili ng sasakyan na wala siyang parking. Ang gagawin niya, pag bumili siya ng sasakyan, magkailangan gumawa siya ng parking, aayusin yung bahay niya at para magkasya yung sasakyan doon. So ang magiging proseso nito ay ganito. LGU, magkakaroon sila ng consensus, gagawa ng guidelines, ibababa sa barangay. Ngayon, ang barangay kapitan ay kukunin niya yung inventory nung araw na yun kung ilan ang sasakyan. Halimbawa, mayroon 100. Yung 100 na sasakyan na yun ay magbabayad ng monthly dues, say 2,000 o 2,500. Ang may-ari ng sasakyan ay matutuwa at magkakaroon siya ng peace of mind. Kahit anong oras siya dumating, meron siyang parking. Hindi siya makikipag-agawan ng ibang sasakyan. Pagkatapos niyan, ang gagawin ng kapitan, lahat ng 100 na sasakyan ay lalagyan niya ng box. Nasa kanila yun, pag-uusapan ng kanilang mga konsehalis kung saan nilalagay, dito sa left side or dito sa right side ng daanan. At yung box na yan na may number ay plate number ng sasakyan. Walang ibang pwede mag-park dahil kung may mag-park dyan ay magkakaroon ng ticket dyan. Ngayon, kung halimbawa ako may sasakyan at ang sasakyan ko ay naibenta ko na, ayaw na gumana, buburahin na yung aking box. At kung ako ay bibili, kailangan yung bahay ko ay gawang ko ng parking. Sisirain ko yung isang part doon na kakasya yung sasakyan ko. So, madali salita, nabawasan na ng isang sasakyan sa barangay na yan. Halimbawa naman, meron mag-asawa na lumipat. Bawat isa sa kanila may sasakyan. So nabawas yung dalawang sasakyan. Kung meron lilipat dyan, kailangan walang sasakyan. Tapos yung box na yun na dalawa ay babawasan. So sa barangay na yun ay tatlong sasakyan na ang wala. Sa madalit salita, yung barangay areas ay dahan-dahan mawawala ang mga sasakyan. 3 to 10 years. Makikita natin kung gaano kalinis ang barangay. Hindi na tayo magkakaroon ng habulan sa sakyan, pupunta yung magtuto, tapos magtatakbuhan yung mga sakyan. Pag alis naman nagtutuwing, babalik naman ulit. So itong concept na to ay baliktad. Ito ay pagsaayos. Magkaroon ng win-win-win solution. May peace of mind yung may-ari ng sakyan. Kikita ang gobyerno. At ang kita dito ay magagamit din sa isang concept na gagamitin natin. So, itong concept na to na illegal parking, subject number 3 ng local, ay napakaganda para pagbigay solusyon sa mga illegal parking sasakyan sa mga barangay. So, maraming salamat at sundan naman natin ang susunod na video. Thank you.